So, welcome ulit dito sa ating YouTube channel. Pairing day tayo mga tol, kaya lang ay mabilisan lang. So, malalaman nyo mamaya kung ano yung ating ipipair pagkatapos itong intro. So, eto yung ating Avicularia purpurea. So, unahin na natin itong dalawa na to. At baka unahin pa ng iba. So, isang mabilisang video lang mga tol. Ilan yung ating ipipair ngayon? So, hindi ko pa sure kung ilan yung maipipair natin, pero basta tuloy-tuloy lang tayo, kaya huwag kayong aalis dyan, ha? So, ito yung ating adult male. So, wish me luck, at sana ay maparami natin itong mga to. Siyempre, sana safe din itong ating adult male. Yan. Patanggalin natin itong pinagmoltan, itong ating female para walang sagabal. So ayan, tingnan natin kung anong mangyayari sa kanila. Ayan. So ayan, lumiligaw na yung male natin. So nakikita ko na medyo nagbabibrate na siya. And yan, dahan-dahan siya pumapasok. So sana lang maging maganda yung reaction ng ating female. At sana ready na rin siya na makipag-mate para hindi naman masayang tong time na to at yung ating male. Oh, yun, medyo delicates kapag ka pumasok siya dyan. So, sana lang mabait yung female natin kasi first time to mga tol. First time ko isasalang itong female na to. So, fresh na fresh yan na adult. Kaya sana maging okay. So, kumbaga virgin pa siya. Tanggal natin to para walang harang pag tumakbo yung male natin. Pagka inatake siya ng female natin, so hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. Kasi medyo makipot yung butas niya. So, basta maging ready na lang. So yun na lang yung magagawa natin tulong para sa kanya. Para masave yung ating male. Sana maging kalmado silang dalawa. Nako, huwag kang susuot dyan sa loob. Yan, lumalabas yung female natin. Kaso pa atras. Yun oh. Parang umiiwas yung female. Ah, yun. Nagtatap din siya. So yun, nagda-drums din yung female natin. Wow! Ayos pala. So ayun oh. Nagtatawag din yung ating female. Mabuti na lang. Ganyan. Maganda yung reaction niya. Kalmado. Kumbaga walang pagiging aggressive na pinapakita yung female natin. So yan, napakaganda ng view. Kitang-kita. So pinagbigyan tayo. So yan mga tol. Panoorin nyo mabuti. Yun o, sana makabuo itong ating male. Nice. Very good. So nag-giveaway talaga yung ating female. Ayos. So ayan, hiyad na yung ating female. Very nice. So nakaka-insert siya ng maayos. Talaga ngayon, oh, nagbibigay, naiigay yung ating female. Very nice. Kumbaga first time, good job agad yung ginawa nila. Ayos na ayos. So yung ginamitan niya ng kaliwat kanan. Kaliwat kanan na embuli yung kanyang ini-insert. Ayun o. Oh. Yun, bumitaw na. Tingnan niya naman ganda ng female natin mga tol. Ayun o. Oh. Very nice. Ayos.
So yun, natapos na yung ating Abicularia purpurea. So next natin mga tol, itong ating napakagandang Pachystophelma bromelicola. So ayan, ito yung ating male. Yan, subukan natin kung okay na. Ito ang ating female. Pero tingin ko okay naman na kasi nag-molt siya last August 28. So ayun, hindi ko pa rin natanggal yung kanyang pinag-moltan. Ayun, yung pinag-moltan niya. So, tanggalin natin, yan o. So ayun, yung ating female. Medyo nag-bolt yung male natin. Ayaw niyang lumabas sa kanyang enclosure. Uy, labas ka. May naghihintay sa yung chicks. Sana okay din tong pairing na gagawin natin dito. Kasi medyo mahirap din hanapin itong male na bromelicola. So ayun, yung male natin. Ayun na, sa sulok. So ayun siya. O yan, sana maging okay ang lahat. O, hindi makita ng ayos kasi nasa likod ng cork bark, you know, yung ating female. So ayan na yung female natin, medyo pinok ko ng konti at kakaiba yung kanyang reaction, parang gutom pa siya. Pero pinakain ko lang yan last 2 days ago ng mga crickets. So sana hindi niya makain tong ating male. At yung male naman natin, ayun pa rin sa sulok. So medyo nervyoso yung male natin, kaya kailangan ingatan din natin. So yan, sinubukan ko ulit bigyan ng cricket yung ating adult female para hindi siya ganun maging ka-aggressive. Dahil yung male natin ay yun, medyo nervyos pa. O yan, mahirap pagka makipagsapalaran kapag gutom pa yung female. Normally, nagiging aggressive siya at gusto niya kagad kumain or kainin yung male. So yan, medyo observe lang natin kung ano pa yung mga magiging kilos niya. Yan o. Kasi yung male natin ay walang ginagawang action, kaya mahirap. So ayan, medyo humarap yung male natin. So tingnan natin kung anong mangyayari. O yan o, grabe yung, kung mapapansin nyo, no? Grabe yung size difference nila. Kumbaga, parang kalahati or 1/3 ng female yung ating male. Yan, ganun kalaki yung diferensya sa size. So yan, naku. Malapit yung female natin. So, doon natin, kailangan nating agapan. So ayan, naku, mukhang maghahabulan tong dalawa. So ayan, parang medyo nakakakaba, ngayon lang ako kinabahan sa aking pairing na to. Kasi baka masayang yung male natin. So ayan, umiikot-ikot yung male natin. Medyo kinakabahan ako. Pwede maging reaksyon ng female natin. So yun, lumiligaw na yung male. Pero umiiwas yung female natin. Siguro mas gusto pa niyang kumain muna. Pero ayan, oh, mabuti lumiligaw yung male. Yan, para alam ng female natin na may lalaki din. O yan, nusundan ng male yung female natin. So wala lang tayong magandang view kasi nandun sila sa likod. At medyo pangit naman yung view natin kapag yan, may salamin, no? Pangit. So, mas magandang yan, silip-silip na lang tayo dito. So, yun. Tumiligaw yung male. Pero mukhang binubugaw siya nung female natin. So, yun. Kung hindi papayag yung female natin, na yan, ay aawatin ko na lang muna. Then, hayaan ko na lang muna kumain. So ayun, mukhang ayaw talaga nung female.
So yun, next tayo mga tol. So yun, kinulit siya nung ating mail. At yun, tumakbo na yung mail natin. So yun, tamang-tama. Awating ko na talaga. At next time na lang to. So yun, inawat ko na yung ating Pakistopelma bromelicola. At plano ko sana na i-pair ngayon yung ating Pampubiteus manabi. Kaya lang mga tol, yan ang nakita ko sa kanya ngayon. Yan yung manabi natin na male. So yun, kagagawa lang yan ng sperm web. So hindi pa natin siya maisasalang today. Yan, so pili na lang tayo ulit ng ating ibang isasalang. So ito na lang yung isalang natin sa ngayon mga tol. Dahil yun nga, fresh na gumagawa ng sperm web yung ating adult male na Pampubiteus species manabi. So dito naman tayo ngayon sa Ceratogyrus brachycephalus na wild form. At eto na yung adult male na bagong dating, yung kapalit nung kinain nito. So yun, simulan na natin to. So ayan, isasama ko na yung male natin. Sobrang bilis niya mga tol. Medyo parang may pagka-nervyoso din itong male natin na to. So dahan-dahanin natin. Ayan, ayaw niyang bumaba. Yun, nahulog. O yan, may pagka-nervyoso kasi. So sabi nung nagpadala sa atin to, siya daw ay nakapag-spermeb na. Kaya, yan, salang na natin. Gusto ko sana isalang yung manabi, kaso yun. Naglo-load pa lang siya. Gumagawa ng sperm web. Pero ayos na ayos yon dahil yun naman talaga yung kailangan at hinihintay natin bago natin isalang. Yung makapag-sperm web muna siya or ng kahit na anong male na ginagamit natin. So this time, sana naman ay hindi na maging aggressive itong ating adult female. Dahil yan, pinakain ko na siya. Kumain na siya ng isang male. At pinakain ko pa ulit siya ng isang superworm. Siguro naman ay medyo okay na sa kanya yon. So ayan, yung female na natin, yung nagtatawag sa ating male. Sana ay hindi siya maging aggressive. And sana naman ay makisama naman yung male. Kasi kanina pa yan, takbo ng takbo. Nung kinukuha ko siya sa kanyang enclosure, grabe, sobrang bilis. Yun, no? Tinatawag niya yung male. Yan, agapan natin, baka sakmali na naman. Kasi ganyan din yung pwesto nila before, nung isang kinain niya, nakatalikod yung male. And itong male naman, hindi kumikilos. So baka biglang tumakbo na lang to. Oh, grabe no? Grabe yung sapot ng ating female. Halos binalutan niya na ng sapot yung kanyang enclosure. Ayan na, malapit na. Ayan na, magdidikit na sila. Yun. Grabe, wala pa rin reaction yung male natin. Sabi nung nagpadala niyang male eh, virgin pa daw tong male na to. Kaya siguro ganyan. Wala pa siyang karanasan. Grabe, ayan oh. Magkaharap na. Dikit na yung female natin. Na talagang ano, niyayakag niya na magmate sila. Ayan oh. O yan, medyo kalmado yung female. Nung umatras yung male, mabuti na lang, hindi niya sinusunggaban. Yun. So yan, ngayon sumasagot na yung male natin. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkilos or yung makita natin na movement na nanliligaw siya. So yun, medyo nag-vibrate siya ng konti. Siguro talaga ano lang, nagiging maingat lang siya kaya ganyan. Pero gustong-gusto na nung female natin eh. Ayan na. Dikit na. Naghahawak na sila nung kamay eh. Ayan, medyo mahihain pa yung male natin. Pero siyempre, sana maging successful naman ito. Eh, sayang yung unang male. Fresh din sana yon, freshly molted. At kaka-sperm web lang din. Nung tayo na sinalang ko siya, talagang loaded yon. Kaya lang yun nga, kinain siya. Sayang. Nako. Nako, ayaw.
Lumabas siya mga tol. So yun oh, siya na yung sinusundan ng female. So pabalikin natin yung female. Kunin ulit natin siya. Baka matakasan tayo nito. Ayan, may pagka-nervyoso. So babalik na lang natin siya dito. Yun na boy. Chicks na yung lumalapit sa'yo. Ayan na. So, ayun. So, yung male yung umiiwas sa kanya. Kaya, siguro ay pagpaliban na lang din ulit natin na itong mating, repairing itong ating Ceratogyrus brachycephalus. At ito na yung ating male. Yeah. Nervyoso. So, siguro hindi pa siya ready. At sobrang fresh pa siguro. Kaya, yun. Pwede ipagpaliban ulit natin. So, yun, bali, tatlong pair ng mga tarantula, yung mga hindi natin na naipag-pair ngayon dahil ayaw nila. At yung isang Pampubiteus manabi natin ay gumagawa ng sperm web. So, ipagpaliban na lang muna natin. So, siguro sa mga susunod na araw natin sila ipe-pair ulit kapag ready na. So, pero bago natin tapusin itong ating video na to, ay shoutout muna tayo. So, shoutout kay Lexotics, kay Mark Jelay Ventura from CK Arachnids Group, at kay John Lester Agumbay, maraming maraming salamat sir, sa panonood. Shoutout kay Jonel Bobadilla, kay Kazuki Jiro, kay Batang Samar, at kay ako si Doyax TV. So yun, maraming maraming salamat mga tol sa muli yung panonood sa pagtapos ng video na to, at sa laging pagsuporta sa ating mga vlogs. At syempre, meron pa sana akong gustong i-pair na isa pang gagamba, kaya lang ay masyado nang mahaba itong video natin. So yun yung ating Blue Fang, or yung ating Epibopus cyanognathus. So yun lang para sa araw na to mga tol, pero mas maganda siguro kung i-check nyo din yung ating merch sa ating Facebook page. Yung ating t-shirt ay still available po, at murang-mura lang yan mga tol. So sana ay mag-avail kayo, baka mag-avail pa yung iba. Ayun lang, maraming maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless. Bye-bye.